Maraming malulungkot, tropa, ang quality. Kasi ito na po ang last day na bukas ang Camp Nara. Bukas po, araw ng Lunes, ay pupunta na po dito ang taga Menro para po lagyan ng karatula, paalala, na bawal na nga pong pumasok dito sa Camp Nara. Wow, grabe, sabi, sabi, huwag kang mawala ng pasada. Wow, so itong lugar na to ang jump off point papunta natin doon sa Camp Nara. So ito po yung daan papuntang Camp Nara. Oh, kita nyo, ang daming campers, oh. Tapos yeah, ito naman yung gustong pumunta din sa bahay na bato, are. Oo. Oh, ang ganda ng bahay na yan. Yan po yung pinangangalagaan ni Tess. So from here, ito po yung pinaka-jump off point natin. Papunta po sa Camp Nara. Ah, ayan sila, tingnan nyo naman. Oh. Mga campers natin, oh. Ang gaganda. Ang kukuyot. Diyan na kayo. Tess, diyan ka na. Balik. Balik na ako doon. Ang pangit kasi nung kuha ko nung isang nagpunta ako, eh. Ayan. Maputik. Oh, tropang quality. Galing din sila doon sa Camp Nara, oh. Mga campers natin, oh. Maputik ngayon, tropang quality. Hindi kagaya nung nagpunta tayo nung isang araw. Tuyo lang siya. Tuyo yung daan. Kahit umulan noon, hindi siguro kalakasan naman yung ulan, kaya ano, hindi siya nagputik. Wow, maputik. Pero kahit maputik, talagang sasagupain natin yan, tropang quality. Makaakyat lang ulit tayo sa Camp Nara. Sa napakagandang Camp Nara. Putik talaga. Nung una po tayong umahon dito, yan, ay hindi po maputik, pero umulan, kauulan lang din nun, pero hindi po siguro masyadong malakas yung ulan. Dito po sa part na ito ng daan papunta sa Camp Nara, mga ilang metro po mula doon sa pinaka jump off point kung saan nakaparada yung ating si Korak. Kapal po ang ano, ang kagubatan dito. Daming puno.
Ayan o. Bagamat maaraw po, bahagya ng makapenetrate. Dahil nga po sa maraming puno sa parting ito. Andan. Ito pala ay sapa ang gilid ayan po. Sapa. Ito naman yung pinaka landas niya. O pathway. Ayan. At tignan nyo. Puro puno. Medyo mahirap-hirap po ngayon kaysa nung unang punta natin. Kasi nung unang punta natin, kahit na maulan or umulan pala, dahil sa hindi naman siguro kalakasan yung naging pag-ulan, at umaambun-ambun pa nga hanggang tayo ay makarating doon sa Camp Nara. Pero hindi po naman nagpuputik na kagaya nito. Ang daan. Hindi po kagaya ngayon, medyo maputik. Puno po talaga dito sa dinadaanan natin. Meron pong mga tubo ng tubig. Ayan. Yan po ay galing sa parting itaas po. Siyang nagsusupply po ng tubig dun sa ibaba. Sa mga bukal po yan, kinukuha. Marami po kasing bukal dito sa Bundok Banahaw eh. Tapos, yung bandang gitna po niyang Bundok Banahaw, ay meron po talagang mga ilog dyan. Doon po sa mismong gitna, yung kinukuhanan po namin dati ng tubig nung ako ay nakatira pa sa may sentro ng Concepcion 1. Diyan po sa Birhenan o tubig ng Birhen. Mahal na Birhen. Basta Birhen. May Birhen. Doon po yung source ng tubig namin. Okay, sa parting to, dense pa talaga. Maraming puno. Pagka binabagtas nyo po itong landas o daan papunta sa Camp Nara, marami kayo maririnig na parang mga agas-as, sumisirit na tubig. Naisipin ninyo ay parang boses ba ng tao? Pero ang totoo, mga lang po yun, yung mga agos ng tubig. Ayun. Hindi ko alam kung dinig dito sa video. So this is our second time here sa Camp Nara.
Guro, mga 2 weeks ago pa lang nung first time tayo magpunta. At ngayon po na Sunday, araw po ng Linggo, ay muli tayong nagbabalik dito po sa Camp Nara, Tropang Quality. Iniwan natin si ano? Iniwan natin si Orak doon po sa doon sa pinaka dulo na abot ng sasakyan. Ang tawag ko nga po ay jump off point. Kasi from there, maglalakad ka na paakyat. Siguro mga isa't kalahating kilometro lang o 2 kilometrong lakadin mula po ron papunta sa Camp Nara, mula doon sa pinagparadahan natin kay Korak. Ang plano ko po sana, ang dadalhin natin dito ngayon, sabi ko pagbalik ko, dadalhin ko na si Mojo 200, si Dukamot. Kasi yung kondisyon naman ng kalsada, bagamat hindi naman siya ganun kaganda, pero ang tingin ko, kayang-kaya ni Dukamot. Kaya lang, nagkataon po na yung kinakabitan ng step nut ni Dukamot ay nabali. Eh yun pala ay alloy siya. So, hindi siya pwedeng weldingan kaagad. Kailangan pa pala ng special tools. O equipment. Para siya ay ano. Para ma-weld. Ayan po ay mga malalaking tubo. Polyethylene. Mula po dun sa ilog sa bandang itaas ay umaagos ng tubig papunta sa mga bahay diyan po sa ibaba. Actually, hindi naman ibaba lang siya nitong pinupuntahan natin, pero hindi po siya talagang ibaba dahil mataas na lugar din siya. Yun po, mataas na lugar ng Concepcion Pinagbakuran at ng Concepcion Banahaw na inhabited o tinitiran po ng tao. Maririnig nyo yung aking paghahabol ng hininga. Kasi nga po ay hindi talaga biro ang pagdaan po rito. Talagang sabi nga ay ahon na ahon. Doon, pupunta pa tayo doon. Sa banda ron. So, wala ka doon, birds. Tropang Quality. Buti na lang, nakikisama si Supremo. Yung battery. Hindi pa natin nauubos ang kargan isa nating battery. Mukhang aabot tayo sa kampo nang hindi nagpapalit ng battery. Sana nga.
Nako. Ayan. Ahon na ahon, no? Tingnan nyo, oh. Tingnan nyo ang daan. Gulang ng gophers. Kaya mo yan. Trabang quality. Exciting. Wala naman thrill. Kung papunta tayo sa bundok, tapos eh, walang ahunin. Siyempre, natural. Pag bundok ang pupuntahan mo, maghanda ka na mahirapan sa pag-ahon. Wow, sarap mag-trail dito. Lupit. Well, medyo mas nahirapan ako ngayon kasi nung first time. Kasi yung suot natin. Ayun ang talaan. At saka kastanyas. Nung una po tayo na umahon dito, ang suot natin sapatos, yung ano talaga, mahihigpitan mo yung sintas. Ngayon, ito lang sinuot ko. Magaan siya, kaya lang, hindi siya nakakapit ng madiin sa ano, sa paa natin. Loose siya, loose. Kaya ayan, masirap tayo, hinihingal. So advice ko lang, kung sakasakali na bubuksan ulit ang Camp Nara at tropang quality, gusto nyong magpasyal dito o pumasyal, magsuot kayo ng maayos na sapatos. Foggy dun sa ibaba, oh. Hindi masyadong tanaw yung bandaro ng Sariaya. Kasi may dalampasigan ng Sariaya. Tsaka ng Lucena area. Ayan po ang Mount Banahaw. Tapos may nakikita tayong parang wall doon, no? Yun, no, sa tabi.
Ganda, tropang quality. Pero sa parting to, foggy. Sa bagay, kanina po, gusto na nating umatras eh. Kasi ang lakas ng buhos ng ulan doon sa may bandang ibaba. Sa bagay, kita nyo naman, dinaanan natin. Maputik talaga. Salamat na lang, humangin siya. Siguro, naging dahilan ng ano, pagkawala nung maitim na ulap na pinanggagalingan ng ulan. Ah, ayun na, ang bahay ni na Tita Mary. So, yes, here we are. Ayan po yung Camp Nara. Ayan po yung Nara. Kaya tinawag siyang Camp Nara. Yes. Pero bago tayo magpunta dyan sa Camp Nara, dito muna tayo kina Tita. Kina Tita Mary. Dito kina Tita Mary. Tagulo na rin mga bisita. Oo nga po, eh, kasi sasara na raw eh. Okay nga. Bakit po? Pinapapatitigil muna ng kwan, ng mundo. Pero ano kaya, may pagkakataon po kaya na? Dalawang linggo po kong muna kwan. Pwede mo po. Ah, okay. Sabi baka daw po dalawang linggo ay... Okay. Ayun, tropang quality, ang menro pala. Ang nagpapasara, Municipal Environment and Natural Resources Office. Gawa na kayo pang pumayag ng pambit. Ah, ayun. Opo. Sa bagay, ang totoo niyan ay, ang alam ko, may moratorium eh. Parang, hindi pa naman talaga pinapakahunan, ano po. Dahil noon ay nag-close tayo, ang Banahaw eh. Para raw makarecover. Pero hindi po napigilan ang mga taong magpasyal dito dahil nga sa magandang lugar na yan. Oh. Sa tuwa. So malungkot na balita, tropang quality. Sapagkat ito na po yung last day. Bukas daw po ay aahon o pupunta rito ang taga Menro para po lagyan ng karatula o paskil na nagbabawal na nga po na puntahan o pasyalan po ng mga bisita. So mabuti na lang po at umabot tayo. Yun po nakikita nyo yung mga yung grupo ng mga kabataan yan. Yan po yung mga nagtatrabaho sa Maynila. Mga kamag-anak nyo, ano po? Yung po, mga kamag-anak. Mga kamag-anak nina. Kita. So inabol din po nila yung pagsasarangan nitong Camp Nara. Ito po naman Camp Nara ay napakabilis pong naging popular eh. Kaya siguro na-alerto ang munisipyo at baka nga naman magtuloy-tuloy yung pasok ng napakaraming tao. Maaaring may pananaw sila na maaaring makasira sa ating kabundukan, kaya ganun. Kaya po ito tinawag na Camp Nara. Obviously, dahil po dyan, sa Nara. Putik.
So ito yung daan na nilagyan nila ng, ayan, nilalagay, siguro, nide-develop pa lang yung garden. Yun, picture-picture po sila. Alis na sila, tropang quality. Pag nandito kayo sa Camp Nara, tropang quality, ay malapit na kayo sa pinakatuktok. Yun yung peak po ng Mount Banahaw. Bagay, ang Mount Banahaw po ay ano eh, complex. So, marami po siyang peak. Pero pag nandito po kayo sa Camp Nara, ay kitang-kita nyo na, malapit na kayo sa pinakamataas na bahagi ng Bundok Banahaw. Goodbye Camp Nara. Sarado ka na bukas. Oh, sila yung taga-Kanda kayo? Hindi po. Ay hindi, hindi kayo magkakasama? Hindi po. Ah, kala ko naman, kala ko kasama sila, yung mga poging 'yon. Ako kasi cute lang, panda ako eh. Sila pogi kasi matatangkad. Taga saan kayo? Taga Dosa po. Pati dito sa ah, dito lang, okay. Ako naman taga Palmas lang. Sa isang araw pala magdadala rin ako ng ano. Paano? Babay po. This is the voice of Sariaya, Kuya First. At ito po ang Balitaang Area. Tuloy na po ako. Bye-bye. Salamat din sa inyo. Tignan naman natin ang trek pa ibaba. Okay. Go. Ganda ng wall.
So, hanggang sa muli, propang quality. This has been the voice of Sarayaya, Kuya Ferds. At ito po ang Balitaang Arya. So, stop na po natin ang pagbibideo sa puntong ito. Total, meron naman po tayo yung full video nung tayo ay paakyat kanina. At meron din po tayong konting video nung tayo ay pababa ngayon sa Kampnara. So siguro ay pwede na nating itigil ang video recording natin sa lugar na to. Bye bye. Thank you. Boss, sundan na ako. Mabatong lakbayin.